Ito, ang ganda ng view rito kasi ang lawak ng ano dito. Mga fish pond. Ang ganda rito. Para kang ano, wala sa Maynila. Pag nandito ka. Luwag. Ang ganda ng ano, ambience dito. Tsaka ang lakas ng hangin ah. Bago tayo magsimula ay tignan muna natin ang location ng Dampalit Mega Dike sa mapa. Makikita natin dito na tila isa itong mahabang isla na matatagpuan sa dulo ng Malabon. Napapalibutan ito ng mga katubigan tulad ng mga palaisdaan at dalawang ilog, ang Muzon River at ang Batasan River. Mababa ang lupa ng Barangay Dampalit sa Malabon kaya prone ito sa mga baha, lalo na pag malakas ang ulan. Kaya ang naging solusyon ng local government ng Malabon ay gumawa ng mahabang mega dike na nakapalibot sa Barangay Dampalit para maging proteksyon ng mga residente sa pagbaha. May haba ito na 8.6 kilometers na magsisilbing harang at proteksyon ng mga residente sa pagbaha at mga sakuna. Ngayong February 2024 ay dagsa na ang namamasyal dito at talagang dinadayo na at naging tourist spot na siya ng Malabon. Etong kinaroroonan natin ay itong Dam Zone Street. So kung makikita nyo sa mapa, nasa napapalibutan tayo ng tubig at parang nasa gitna tayo ng isang mahabang isla. Papunta tayo ngayon sa may Dampalit Mega Dike. Dito makikita natin puro palaisdaan yung nakapalibot dito. Kaya pala kapag malakas ang ulan eh prone talaga sa baha itong lugar na to. 7 minutes away na lang tayo, makikita na natin yung pupuntahan natin, itong Dampalit Mega Dike. Parang probinsya vibes na yung lugar dito. Ayan oh, magkabilaan, parehong palaisdaan yung makikita natin dito. May nagpipishing pa rito oh. Ganda ng view. Ito na, malapit na tayo sa may Barangay Dampalit. So yung dinaan pala natin kanina ay ang Barangay Muzon. Itong Dampalit Mega Dike ay ginawa para maprotektahan yung mga residente rito na bahain kasi ilang taon na rin silang nagtitiis sa baha. At kapag malakas yung ulan, may bagyo, eh napaka prone talaga nila sa baha. Kaya yun yung naging solusyon ng local government ng Malabon na maglagay ng dike para pangharang sa baha. At itong dike naman ay naging parang tourist attraction na rin kasi ang ganda niyang pasyalan. Dito tayo papasok sa may M. Siyoson. Ito makikita nyo yun, yung drainage dito, umaapaw siya. Kaya pala, kahit tirik ang araw, basa yung kalsada rito. Marami raw namamasyal dito tuwing umaga eh. Sayang lang kasi hindi tayo nakaalis ng maaga at hapon na tayo nakarating. Pero tingnan natin, baka kahit sa hapon marami pa rin namamasyal. May ano, may gate. Oh, ang hirap. Hirapan na. Okay, nandito na tayo sa parang hindi yata ito yung pinasukan ko dati last time. Iba eh. Iba yung dinaanan ko last time, hindi ito. Ang nakalagay doon, private property. Ibig sabihin, hindi ito yun. Doon ako sa may kabilang dulo dumaan last time. Tingnan natin. So ibig sabihin pala, sandali na lang ay matatapos na itong mega dike na to.
Kasi naalala ko last time, hindi ako nakakarating dito kasi hindi pa natatambakan ng lupa to, etong part na to. At bisikleta lang yung pwedeng makadaan dito. Ngayon, pwede na palang makaraan ng mga motor. Tingnan natin, banda ron. First time ko lang nakapasok dito sa part na to kasi nung last time na nagbablog ako, dun ako dumadaan sa kabila eh. Ganito pala rito. Siguro I suggest, kung pupunta kayo rito, huwag kayo dumaan doon sa dinaanan ko. Kasi may bandang Muzon. Kasi iba eh, iba to. Tapos may harang na dyan. Puro palais daan dito. Sa kanan. Ah, pwede pa rin palang pumasok dyan. Ah. Ito yung... Nung huling vlog ko, ito yung hindi ko nadaanan kasi... Puro putik na to. Parang hindi nga ata ako nakapasok dito sa ano eh. Diyan sa kanto na yan. So ito na yung dulo nga. Yun, maraming namamasyal dito. Oo, ito na yata yung dulo nung project na to. Hindi ko alam para saan ito, tong part na to. Ayun, may mga nakakapasok naman na 4 wheels. Itong 4 wheels na to, hindi to dito dumaan sa dinaanan natin kanina. Kasi may gate. Pero yung isa dulo, sa may kabila, yun yung walang gate. Ito, ang ganda ng view rito kasi ang lawak ng ano dito, mga fish pond. Mas dumami na ngayon yung namamasyal dito, ha? Kumpara dati. At hindi ko, ano kaya to? May mga tambak dito eh. Ito na yata yung ano. Ito na yung itatayo para sa New Manila International Airport, yung aviation maintenance service area. Ayun na pala. Ang lawak na rin, oh. Ang lawak na rin ng natambak nila. Grabe. Ang ganda rin ito. Uy, sobra ng ano to, ha? Sobrang haba na nito. Naalala ko last year, nung nag-vlog ako rito, hindi pa ganito kahaba itong mega dike na to. Eh ngayon eh, sobrang ano na. Sobrang haba na. Para kang ano, wala sa Maynila. Pag nandito ka, para kang nakapag out of town. Promise, yung view pag pinagmasdan mo, parang nasa probinsya. Yung probinsya na may mga ganito, may mga ilog sa paligid. Ang haba na, oh. Tingnan natin yung mga tao banda ron. Mas maraming tao ron eh. Baka dun may mga, eto may mga nakapark, may mga 4 wheels, may mga kotse dyan. Ito yung ano, magandang pasyalan talaga para sa mga nakabisikleta. Or sa mga nagja-jogging sa umaga. Maraming namamasyal. Kahit pala hapon, marami nang namamasyal dito pag ano na, palubog na yung araw. Makikita niyo diyan, oh. Inaabangan yata rito yung sunset. Nako, mas maraming tao rito. Oh. Ang dami ng 4 wheels na naka-park dito.
We'll see. Ano bang meron dito? Baka may mga ano rin dito. May mga mabibili, ganyan. Oh, may mga tent na ano rito. Ah, may mga nagbebenta ng mga ano, snacks. Ah, mas marami ng tao rito. Ayan, may mga nagtitinda rin ng sapatos. May mga ano rin din. Nagtitinda ng mga damit. Talagang dinadayo na siya, ha? Grabe. Talagang dinadayo na. Oh. So, kuyun, huwag yung susundin yung ruta na dinaanan ko kanina. Doon ako dumaan sa may Barangay Muzon. Huwag kayong dumaan doon. Ito yung daanan nyo sa may kabila. Kabilang side nitong Dampalit Mega Dike. May maraming mga ano rito. Nagtitinda rin ng mga merienda, mga snacks. Bango, ha? Amoy ano? Amoy hamburger. Parang last time ata, ano lang eh, hanggang dito lang ako eh. Hindi ako nakakarating sa dulo nga kasi nga hindi pa tapos. Pero ngayon, ito tapos na. Hindi ko lang alam kung gagawin pa ata yun sa dulo, pero mukhang hindi na ata kasi nakalagay doon private property na siya. So hindi na siguro isasama yun. Yung kanina yung parang rough road na dinaanan natin. Ang maganda rin mag-fishing dito, ha? So pwede pala mag-fishing dito. So ito palang dito, yung mga palaisdaan dyan, hindi na yan private. Ang palagay ko, ang private lang is yung may net doon. So dito nakakapag-fishing, oh. Ang haba ng nararating natin, ha? May ikot-ikot lang tayo rito. Yun. Ang dami na mamasyal. Dito makikita nyo sa simento nitong dike na bagong-bago pa talaga. Bagong gawa lang talaga itong part ng dike na to. Mabuti nga medyo maluwag to eh, kasi kasya yung 4 wheels. So para siyang 2 lanes ng kalsada. At kasya yung mga 4 wheels dito. Makakadaan. Ang layo na natin, no? Kanina pa tayo maandar, hindi pa natin nararating yung dulo. So yung isang ilog dito is yung Muzon River. At yung isa naman ay hindi ko sigurado kung anong pangalan ng river na yun. Kung yun ba ay Tulyahan or ano. Basta alam ko yung isa is Muzon River. Parang may bundok pa ako natatanaw dun, oh. Parang wala na ako sa ano, Maynila. Hanggang dun pa, oh. Ang haba, oh. Kita nyo yun? Yan, banda dyan. Aabutin pa natin yan hanggang dun sa dulo. Maganda pala rito pag ano. Mamasyal ng umaga, magpahangin, magpaaraw. Lalo na kung may mga anak kayo, mga bata. Paarawan nyo rito, maganda. May parking. Hindi problema yung parking. Yan, may ano. Pwede palang bumaba dyan, oh. May batuhan na pwedeng ano, apakan.
Amazed ako. First time ko kasi nakita ito na ganito ka ano eh, lively yung lugar. Buhay na buhay, ang daming tao, ang daming namamasyal, ang dami mong makikita na dito sa, ang dami mong makikita sa kapaligiran. Okay, malapit na tayo. Naiikot na natin, galing tayo rin no, sa kabila. So para siyang ano, yung mega dike na to ay para siyang letter U. Pinaikutan niya yung Barangay Dampalit. Pinaikutan niya para protection sa baha. Ito na yung banda, malapit na tayo sa may dulo. So dito may ano rin dito, may pumping station dito malapit. Ayan. So kung pupunta kayo rito, dito kayo pupunta sa part na to. Huwag doon sa kabila. Grabe, ang ganda rito. Ayan, banda ron yung pumping station. Dito wala nang gaano ng tao. Parang mas maluwag kasi yung banda ron kanina sa dinaanan natin. Kaya may mga parating pa. Ganda kasing pasyalan dito. Parang lumuwas ng Maynila. Nakarating ka sa bandang Bicol. Bandang Quezon. Parang probinsya. So ito na mga nandito, mga ano to, mga fish pond owner. Ayan. Ito yung tulay na ano, tawiran dito. Haba na. Ito yung pumping station dito. Makikita nyo dyan. Project ng DPWH. Phase 2 ng Dampalit Pumping Station. Noong March 28, 2023 lang siya ginawa. Dito mas ano na, mas tahimik na rito. Pero sa part na to, ano pa rin ha? Mahaba pa rin dito ha. Ayan, no? Puntahan natin sa may pinakadulo para makita natin yung daan. Isa may dulo nga pala nito. Para siyang may madadaanan kayong maliit na subdivision. Pero open naman siya for public. Na yung dulo. Haba oh. Kahit malayo na yung narating natin. Ito na, malapit na tayo sa pinakadulo. Talagang naging ano na siya, tourist spot itong lugar na to.
at dinadayo na rito. Alam ko dati pansamantala mo nang pinatigil yung pagpapupunta ng mga tao rito kasi under construction pa siya ng time na yun. Ngayon tapos na, open na talaga siya for public. Ang layo na natin. Hindi pa rin natin nararating yung pinakadulo. Haba na itong video ko pero hindi pa rin tayo nakakarating sa dulo. Ayan, marami nang dumarating. Pag nag-jogging ka dito, isang ikot lang. Parang sulit na eh. Sa haba nitong dike na to. Baka pagdating ng araw, siguro baka ipasara yung gate na dinaanan natin kanina. Kasi parang nagkakosya ng traffic eh. Pag lumili ko yung mga nakabike, yung mga nakamotor, naharangan niya yung flow ng mga sasakyan. Kaya ganun. So ito na yung dulo. Ano siya ha? Medyo rough road siya. Pero kasya naman yung four wheels dito. Pero ingat lang ha. Pag dadaan kayo dito, kailangan tansyado niyo yung gulong niyo. Kasi unang-una rough road siya, tapos ito medyo makipot na rito sa part na to. Hindi na siya hindi na siya sementado. Pero as you can see naman, marami namang mga dumating dito ng mga naka four wheels. So hindi naman siya ganoon ka siguro. Okay. Yun ang problema rito pag nagsalubong yung dalawang sasakyan, ang mahirap kasi pang isahan lang yung daan eh. Patulad nito yung sidecar, hindi na siya makabante kasi hindi kasya. Masikip na. Opya. Ang dami na. Ang dami nang dumarating. Grabe na. Sobra nang Ang dami ng mga Ang dami nating nakakasalubong. Talagang siya. Dinadayo na siya ngayon. Dinadayo na to sa Malabon. Ingat lang kayo ha. Pag pupunta kayo rito, ingat lang sa daan. Kailangan doble ingat dahil may bangin sa gilid. Okay. Ang daming dumarating. Talagang siya. Dinadayo siya pag siguro pag ganitong oras, sa hapon, maraming dumarating at saka sa umaga. Kapag hindi na ganoon kainit. Oh. Dami na. Pila.
Parang adventure na rin to. Okay, ito na yung dulo. So, ito yung daan palabas. Yan, nakikita niyo yan yung daan na to, pakanan. Ito na yung pinakadulo niya. Yung kabilang dulo. Ayan, pinagsabihan sila dito ng SWAT na bawal sila dyan. Kailangan nila palang umahon. Okay, sa diretso tayo. Actually, may SWAT dito na umiikot-ikot para bantayan yung lugar na to. Dito kasi sa part na to, parang may ano yun. Pwede kayong bumaba rito eh. Ayun oh. Pero bawal pala talaga. Bawal bumaba dyan. So may ano, may mga nananaway. I think siguro pwede naman bumaba, pero bawal maligo, bawal mag-swimming. Mukhang yun yata yung bawal. To. Dito may mga bata rito na naglalamaw sila dyan. Ayan dito. Ganda oh. Ganda ng view. Para kang ano, nasa probinsya talaga. Magandang pasyalan talaga rito. Ayan na, selfie. Dito naman, sa part na to, makikita nyo yung reclamation. So makikita nyo dyan, may mga malalaking ano dyan, mga crane. Part na ito ng Nabotas. Ito naman yung isang isla na part naman ng ang nangangalaga dyan is yung DNR. Dito, itong isla na to na mahaba na to. Tapos dito yung housing project, makikita nyo dyan, may housing project dyan. And banda rito nga pala yung aviation na maintenance para sa New Manila International Airport. Ang ano dito, ang sarap magmasyal dito, tumambay-tambay rito. Kasi para kang nasa province. Ang luwag oh. Ang luwag ng ano dito, lugar.
Ayan, so letter U. So doon tayo galing kanina, makikita nyo dyan. Umikot tayo rito. Papunta ron. Sa dulo. Medyo padilim na, hapon na kasi. Mag-aalas 6 na, alas 6 na pala ng hapon. Sarap mamasyal dito. Alright, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa simpleng update dito sa Dampalit Dike or Mega Dike. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na updates. So thank you so much and God bless po sa inyong lahat.